Vice President Binay, ang daddy, ang ama ko po, President, Senate President Enrile, President Erap, maayong gabi sa inyong tanan. Daghang salamat, Governor Gwen Garcia, Mayor Rama, at sa lahat po ng gwapo at gwapang taga-Sugpo sa mainit na pagsalubong niyo po sa aming lahat. Alam niyo po, ever since I filed my candidacy for senator, ang lagi po nilang tinatanong sa akin ay, who is Nancy Binay? At sa malamang po, marami po sa inyo ang nagtatanong, sino ba si Nancy Binay? Alam niyo po, katulad niyo po ako, ako ay isang ina, isang kapatid, at isang anak. Parang teleserye ho, no? Sino po dito ang mga nanay? Pakitaas po ang inyong mga kamay. Wow, ang dami po nating mga nanay dito. Alam niyo ho, kami hong mag-asawa ay may apat na anak. Yung dalawa ho kanina na nag-i-eat siya ng t-shirt, yun ho ay isa, dalawa ho dun sa apat ko na anak. But I consider myself as a mother to 12 children. Siguro ho nagtataka ho kayo kung paano naging 12. Alam niyo po, ako po ay nagtayo ng isang orphanage at sa kasalukuyan po, ako po ay may inaalagaan na 8 bata. Ang mga batang ito po ay iniwan ng kanilang mga magulang. At sa orphanage po namin, sila po ay inaaruga at minamahal na parang tunay na anak. Alam niyo ho, bilang isang ina, alam ko po kung gaano kahalaga sa inyo ang edukasyon at kalusugan ng mga inyong anak. Kaya po, pag nasa Senado na po ako, isusulong ko po na madagdagan pa ang mga daycare at feeding centers sa buong bansa, lalong-lalo na sa mga probinsya. Alam niyo po, sa mga center po na ito, sila po ay mababantayan habang kayo po ay nagtatrabaho. Sila po ay matuturuan at mabibigyan po ng mga masusustansyang pagkain. Alam, just about 2 weeks ago po, di ba nakakalungkot ho na may 4 years old na bata na namatay po sa meningococcemia. Ang sakit po na ito ay preventable through immunization. Kaso lang po, hindi po ito libre. Kaya pag si Nancy Binay po ay nasa Senado, isusulong ko po na madagdagan pa ang mga libreng bakunang na pwedeng ibigay po sa inyong mga anak. Ako din po ay isang kapatid. Bukod po sa pagiging ate ni Mayor Junjun Binay na kasama po natin ngayong gabi. Ayan ho ang kapatid ko. Magkakulay ho ba kaming dalawa? Alam niyo ho, single and available ho yung kapatid ko na yan. Bukod po sa pagiging ate po kay Mayor Junjun, ako din po ay ate sa mahigit na 100 scholars po ng Bigay Pagmamahal Foundation. Ito pong scholarship foundation na ito ay tinatagpo ng aking ama, ang ating Vice President Binay, noong po siya ay naging OIC ng Makati noong 1986. Bilang kapatid, bukod po sa pagdadagdag ng mga bilang ng scholars, isusulong ko din po na magkaroon ng isang education for employment program ang ating pamahalaan na kung saan po magkakaroon ng siguradong trabaho ang inyong mga anak pagkatapos po nila sa kolehiyo. Mga trabaho pong magbibigay ng disenteng pamumuhay at tamang sweldo. Ito po ay hindi imposible kasi ginagawa po namin ngayon ito sa Makati. Ako din po ay isang anak. Ako po ang panganay na anak ng ating Vice President Binay at ni Mayora Elenita S. Binay. Alam niyo, tinuruan ho ako ng aking mga magulang
on how to be a good public servant. Bata pa lang po ako, sinasama na po nila ako sa kanilang paglilingkod sa bayan, lalong-lalo na po ng aking nanay na naging doktora po sa isang health center sa Makati. Bilang isang anak, tungkulin ko po na tulungan ang aking mga magulang. Kaya po, ako po ay sumasama sa aking ama sa buong bansa upang matupad po ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente po at Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Kaya po sa Senado, ako po ang makakasama ng ating Vice Presidente para isulong po ang mga programang pabahay niyo, pabahay po para sa inyong lahat. Umasa po kayo na ipagpapatuloy ko po ang sinimulan ng aking ama, ng ating Vice President Binay, ang serbisyong Tatak Binay. Pagdating ko po sa Senado, kasama po ng una senatorial slate na sila Senator Mig Zubiri, Congressman Mitos Magsaysay, Senator Ernesto Maceda, Senator Honasan, Senator Gordon, Governor Cuanco, Congressman Jack Enrile, and Congressman J.V. Ejercito, kasama po ni Senator Loren Legarda at Grace po, at si Senator Cheese Escudero, pangako po namin sa inyong lahat na kami po ang magsusulong ng mga batas at programa na magpapaganda po ng buhay ninyong lahat. Kaya po, sa darating po na May 13, huwag niyo po sana ho akong kakalimutan, number 5 po sa balota, Nancy Binay po. Alam niyo ho, di ba ang election po ay sa May 13? Ang birthday ko po ay sa May 12. And I am turning 40 po. Di ba? May kasabihan ho, life begins at 40. At meron lang ho akong isang birthday wish. Sana ho, payagan niyo ho akong maglingkod para sa inyong lahat. Daghang salamat po!